Hello guys, welcome to my channel sa Jushel Bernas TV. Ang pag-aralan natin ngayon, itong device na ito kung paano natin kakabit. Ito yung liquid level controller natin, known as floatless relay din ito. Ang function nito ay floatless relay din. Kung paano natin ito ikabit sa water tank natin na gamit ang pump motor, ito ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ito gagamitin. Pero bago natin pag-aralan ng diagram, shout out muna kay JG Cabinta Official. Siya kasi ang tumulong sa akin. Ngayon guys, pag-aralan natin ang diagram, pati ang connection kung paano natin ikabit ito sa power circuit at saka sa control circuit. Ang pag-aralan natin ngayon na diagram, yung tinatawag na how to use liquid level controller known as floatless relay. Kung paano natin gagamitin ito. Yun ang ginawan ko na ng diagram. Ito yung diagram niya guys. Ito yung magnetic contactor natin. Ito yung liquid controller natin. Ito yung selector switch. Ngayon, paglagyan natin to ng power ang line 1 at saka line 2, pag itong selector switch natin, i-select natin dito, magkaroon ng contact, tatakbo ngayon ang motor natin. Pati ang liquid controller natin. Pag mapuno na yung tangke, mag-o-open to, mamamatay ang motor natin. Ngayon, pagbababa naman ng tubig, magko-close naman ito guys. Pag-close nito, tatakbo naman ang magnetic contactor natin kung saan nakakabit yung motor, tatakbo ang pump motor natin. Ganun lang ang operation nito guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin to ikabit sa ating pump motor, pati sa ating water tank, itong magnetic contactor at saka itong liquid controller. Ito naman yung sa power circuit natin guys, kung saan ikakabit natin yung 3-phase motor natin. Ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung symbols ng circuit breaker natin or main circuit breaker MCB. Dito naman yung MCC natin, magnetic contactor contact. Ito siya, ganun din sa baba. Sa baba naman yan ang OLR natin or overload relay. Ito yung symbols ng overload relay. Ito naman yung symbols ng 3-phase motor natin. Ang function nito guys, pag i-on natin itong 3-phase circuit breaker, pag mag-activate ang magnetic contactor natin, magko-close ito, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Tatakbo ngayon ang 3-phase motor natin. Ngayon, pag mag-off naman yung contactor natin, mag-o-open to, mamamatay naman ang 3-phase motor natin. Ganun lang ang function niya guys, napaka-simple lang kung titignan natin. Pag mag-close ito, tatakbo ang 3-phase motor natin. Pag mag-o-open, mamamatay. Kasi ang kuryente hanggang dito na lang. Hindi na makalusot dito. Ngayon, proceed tayo na ating iwa-wiring ang sa control at saka sa power circuit kung saan nakakabit yung 3-phase motor natin. Bago natin umpisahan ang diagram guys, alamin muna natin yung device na ating gagamitin. Ito yung selector switch natin. Ito na siya. Main contactor natin or magnetic contactor. Ito na siya. Ito naman yung level controller natin. Ito na siya. Ito naman yung overload normally close natin. Ito yung overload natin. Ito yung normally close na overload natin. Ito yung line 1 at saka line 2. Ito naman yung power supply natin na 3-phase circuit breaker. Ngayon, umpisahan na natin ang wiring. Ang una nating wawiringan from line 1 papunta sa selector switch. So, naglagay na ako dito guys sa selector switch. Ilagay na lang natin ito. Mayroon na kasing nakakabit dito. Ilagay na lang natin to sa line 1 natin dito. Make sure guys, nakapatay yung circuit breaker natin bago tayo mag-perform ng actual para iwas na rin na hindi tayo makuryente. Ang kasunod naman yan, lusot dito sa selector switch, papunta ngayon sa liquid controller natin. Kung makikita nyo dito guys, ito yung C. Pag makikita yung C, ibig sabihin yan yung common. NO, ito yung normally open. Tapos NC naman dito, normally close.
Ito siya, ilagay natin sa common. Tapos lusot naman dito sa kabila from liquid controller natin, normally close, papunta sa iwan ng magnetic contactor natin. So galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo dito sa liquid controller natin ng connection papunta sa iwan ng liquid controller natin. Ibig sabihin galing dito, papunta ngayon dito. Maglagay naman tayo dito sa A2 ng M natin papunta sa overload natin normally close. Galing dito, papunta ngayon dito. Tapos lusot naman dito sa overload normally close natin papunta sa line 2 natin or neutral. Galing dito, papunta ngayon dito. Tapos maglagay naman tayo dito sa overload ng connection papunta sa A2 ng liquid controller natin. Galing dito, papunta ngayon dito. So ngayon guys, tapos na tayo, no? Ang kasunod niyan, yung cable naman. Kung makikita niyo dito sa manual guide, maglagay tayo ng cable dito sa B, tapos sa L, at saka sa U. Para sa water tank natin, ilagay na rin natin. Ang B natin guys ay blue color. Basta tingnan nyo lang yung manual guide nyo guys. Pati na rin itong sa gilid ng relay natin, mayroon din nakalagay dyan na guide kung paano ikabit yung cable para sa floatless relay. Ang kasunod naman, ang L natin, yung yellow na cable. Lagay natin dito. Tapos ang red naman natin, ay yung sa U. Ilagay natin to sa U. So okay na tayo guys. Ngayon proceed tayo sa power circuit kung saan ikakabit natin yung motor. Ang iwa-wiring natin ngayon ay sa power circuit kung saan ikakabit natin yung 3-phase motor natin. Bago natin umpisahan ang pagkabit, alamin muna natin yung diagram. Ito yung MCB natin. Main circuit breaker. Ito yung MCC or magnetic contactor contact. Ito na siya. Ganun din sa baba. Ito yung main circuit breaker natin. Ito yung contact naman. Ganun din sa baba. Kung saan nakakabit ang overload relay natin. Ito yung overload relay natin. Sa baba naman ng overload relay, nakakabit ang UBW natin na 3-phase motor. Itong wire ng 3-phase motor natin nakakabit dito sa baba ng overload. Ito naman yung 3-phase motor natin symbols. Line 1, line 2, line 3. Ito na siya, line 1, line 2, line 3. Umpisa tayo magkabit dito sa load side ng circuit breaker dito. Para mapabilis tayo, ganito ang gagawin natin. Galing dito, papunta dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Make sure guys, nakapatay yung circuit breaker natin bago tayo mag-perform ng actual para hindi tayo makuryente. At lagi din po nating tatandaan, always naka-insulation tayo ng gloves. Always naka-rubber gloves para hindi kakapitan din ng kuryente. For safety purposes na rin, dapat mayroon tayong gloves na ginagamit, rubber gloves.
Ang kasunod naman yan, galing dito, papunta dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, galing dito, papunta dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman guys, ikabit natin yung motor. Ang wire sa motor dito sa baba. Ang U ikabit natin dito. Dito. Ang kasunod naman ang V ikabit natin dito. So yung V ikabit natin dito. Tapos yung W naman na cable ikabit natin dito. Ito siya ikabit natin dito. Ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. I-arrange na lang natin yung cable. Tanggalin muna natin to. Assuming guys, ito yung water tank natin. Ito yung cable natin sa nakakulik sa liquid controller natin. Pag i-on natin itong circuit breaker, tapos i-select natin itong selector switch pa kanan, tatakbo ngayon ang motor natin na 3-phase. Dahil demonstration lang naman ito, assuming na ito yung tangke natin. Ang unang mababasa, ang blue, tapos yellow, tapos red. Pag nababasa yung red, saka yun mamamatay ang motor natin. Ngayon, pag mauubos naman ang tubig, pag hindi na ito mababasa itong yellow natin, aandar na naman ang motor ulit. Ngayon, itry natin i-on. I-on natin ang breaker. I-select natin itong selector switch. Ngayon, tumakbo ngayon ang motor natin, guys. Ibabad natin ito ngayon sa tubig, no? Pag mabasa itong red cable natin, mamamatay itong motor natin, no? Ayan, nabasa na yung red cable natin, mamamatay yung motor natin. Ibig sabihin, puno na yung tangke natin. Ngayon, unti-unti naman itong mauubos ang tubig, iaangat lang natin to. Pag hindi na mababasa yung yellow cable natin ng tubig, aandar naman ang motor. Ibig sabihin, magkakarga naman siya ng tubig. Try natin itaas. Ayan, dahil hindi na nababasa yung yellow na cable natin, aandar na yun ang motor. Ibig sabihin, nagkakarga naman ng tubig ang water pump natin. Still lang talaga itong blue guys, nakababad. Ngayon, unti-unti naman siyang aangat ang tubig. Unti-unti naman siyang aangat. Pag mabasa itong red cable natin, mamamatay naman ang motor natin. Yan. Kasi nabasa na yung red cable natin. Ngayon, pag ginagamit yung tubig, tiunti namang bumababa ang tubig, iaangat lang natin to guys, no? Pag hindi na mababasa ang yellow cable natin, tatakbo na naman ang motor natin. Yan. Tumakbo na naman ang motor natin. Ngayon, nagkakarga naman ng tubig, no? Ibaba naman natin to ulit. Pag mabasa naman ang red cable natin, mamamatay na naman ang pump motor natin. Assuming kasi guys, ito yung pump motor natin.
Para sa baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe, paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.